Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Napakapalad po natin sa umagang ito sapagkat kasama po natin sa banal na misang ito si Father Elvin Carupo at ang mga pilgrims ng St. Vincent Ferrer, Colonel Ernesto Ravena Air Base, Capas Tarlac. So welcome po sa inyong lahat. Welcome po, Father. Palakpakan po natin sila. Mga minamahal ko, mga kapatid, alin ba ang mas madali sa inyo? Ang mag-utos o ang sumunod sa utos? Si Father, alam nito ang sinasabing obedience, ano, sapagkat siya ay member ng military ordinariate. At sa atin, sa aming mga religious, meron din kaming vow of obedience. Ano nga bang mas madali? Ang sumunod o magpasunod? May mga taong hindi marunong mag-utos kasi nahihiya. May mga tao rin namang utos ng utos. Kaya namang gawin ang isang bagay, abot kamay lang, iuutos pa. Yan, boss na boss. Ano po? May mga tao rin namang hindi gumagalaw kapag hindi inutusan, yung tinatawag na robot. Kung ano ang iniutos mo, yun lang ang gagawin. Isang utos, isang galaw. Pag walang utos, walang galaw. Hindi gagalaw, hindi magkukusa. Meron din namang inutusan mo na, hindi pa rin sumusunod, kailangang ulit-ulitin. At kapag sumunod na, may dabog pa. At iilan lang ang marunong sumunod sa utos at masayang sumunod sa utos. At sila ang kinagigiliwan ng nag-utos. Dahil nakikita sa kanila ang kanilang pagsunod ay hindi pilit, kundi bukal sa kanilang puso. Tayo kaya, mga minamahal ko, mga kapatid, paano kaya tayo sumusunod sa utos ng Diyos? Bukal ba sa ating loob ang pagsunod? Masaya ba tayong sumusunod sa utos ng Diyos? O matitigas din ang ating mga ulo na ayaw nating sumunod at ang sinusunod natin ay yung sarili nating gusto? Sinabi ng ating Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. At ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ipinakikilala sa atin ang Panginoong Hesukristo bilang kaganapan at katuparan ng kautusan. At ang sino man sa atin na hindi sumunod sa utos ng Diyos at magturo ng taliwas dito ay mapapahamak at ituturing na pinakamaliit, pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ipinapakita sa atin ng ating Panginoong Hesus na dapat nating sundin at isabuhay ang utos ng Diyos. "God's commandments and teachings must be truly observed. They must be guiding principles of our life." Hindi ito ibinigay para pahirapan tayo, kundi upang ingatan at gabayan tayo. Hindi tayo sumusunod sa utos ng Diyos dahil tayo takot,
kundi tayo ay sumusunod dahil alam natin na ito ang nais ng Diyos para sa atin at ito ang makakabuti para sa atin. Mga minamahal ko, mga kapatid, paano kaya natin pinapahalagahan ang utos ng ating Panginoon? Sabi nga po sa ating Ebanghelyo, kung tayo'y magsasabuhay nito, kung tayo'y susunod dito, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo ibibilang sa mga pinagharian ng Diyos, sa mga dakila sa kaharian ng langit. Pero kapag tayo'y sumuway sa utos ng Panginoon, tayo ay ituturing na mababa at maaring ating ipakahamak. Kaya sana mga minamahal ko, mga kapatid, sa pagpapatuloy natin ng banal na pagdiriwang na ito, tupdin natin ang utos ng Panginoon. Hindi dahil tayo ay takot sa Kanya, kundi ito'y pagpapakita ng ating paggalang at pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Amen.